Hello, nagbabalik muli ang Cloudy Movie Recap. Ito na ang part 2 ng pelikula. Halina't simulan na natin. Dito nga ay kinulong sila ng babae, iginuwit ng lalaki ang tungkol sa sandatang hawak ni Ot. Pinaliwanag niya ang tungkol sa sandata kasama ang Muay Thai. Ito ay magiging malakas na kapangyarihan, katulad sa nakasulat sa lumang libro, kung sino man ang nagtataglay ng siyam na kabutihan ay kayang ilabas ang lakas ng kapangyarihan nito. At ang napili ng sandata ay si Ot dahil nasa saka niya ang siyam na kabutihan. Tinanong naman siya ni Ot kung bakit ito tinawag ng halimaw na traidor ng Yaksa. Siya ay naiiba. Siya ay isang general ng hukbo nila. Nagtraidor siya sa sarili niyang lahi dahil nagmahal siya ng babaeng tao. Dumating ang babae at nagpakilala ito sa kanila na siya si Shaolan, isang anak ng pirata, at hawak nito ang sandata. Sinabi ni Shaolan na pinatay ng mga sundalong Yaksa ang mga magulang niya at dinakit nila ang kanyang kapatid. Sinabi naman ni Ot na ang sandata ay ang pag-asa ng mga tao sa Ramthep at kailangan niyang ibalik ito. Ibinalik din ng babae ang sandata kay Ot at sinabi nito na gusto niyang iligtas ang kapatid niya sa kulungan at pupunta sila patungo sa Ramthep na Korn. Kinagabihan, natuntun sila ni Black Jaeger, sinira nito ang layag ng barko at unti-unti na itong bumababa. Naagapan naman agad ito ni Shaolan. Nakita nila na may nakasunod sa kanila at ito ay ang halimaw na mataba, pagkatapos ay pinaputukan ang barko nila. Nakasakay na din ang mga halimaw sa barko nila at nilabanan naman ito ng mga iba pang mga pirata. Sa labanan, inilabas ni Vata ang malakas niyang sandata, at sabay nilang inatake ang isang nilalang na may pakpak. Nilalabanan naman ni Ot si Black Jaeger. Subalit mabilis at malakas ito at madali lang nito na iiwasan ang bawat pag-atake ni Ot. Binaril ni Shaolan ang Black Jaeger na ikinasira ng maskara nito, at namukaan niya ito, siya ang nakikita niya sa kanyang panaginip. Dumaan sila sa makitid na daan upang mahirapan ang mga sumunod sa kanila, at hindi nagtagal ay sumabog ang mga barkong sumusunod. Maya-maya ay pinabagsak ni Black Jaeger ang barko nila na humantong sa pagkasira nito. Nakita ni Ot ang sandata, pinulot niya ito nang biglang inatake siya ni Black Jaeger. Sinaksak niya ito sa dibdib at napasigaw si Ot dahil sa sakit. Nagliwanag muli ang sandata at pumunta ito sa katawan niya. Sumugod si Black Jaeger at sunod-sunod nitong inatake si Ot sa iba't ibang direksyon. Umatake na rin si Ot. Sa bawat pag-atake niya ay hindi na muli nakaganti si Black Jaeger hanggang sa bumagsak na ito. Nang tatapusin na ni Ot ang buhay nito ay biglang nawala ang sandata niya. Sinabi ni Black Jaeger na tapusin na ni Ot ang buhay niya. Sinabi naman ni Ot na kung papatayin niya ito ay wala namang magbabago, patay pa rin ang mga mahal niya sa buhay. Tinulungan niya ito at sinabi ni Ot na sa pangalawang buhay niya ay kailangan na nitong magbagong buhay. Sinabi ni Black Jaeger na sa susunod na tatlong gabi ang taong pinanganak na mapalad sa oras na iyon ay iaalay ang buhay niya, kaya kailangan na nilang magmadali. Dito nga ay nagplano sila kung papaano sila makakapasok sa Ramthep na Korn, at dahil sira na ang barko ay kailangan nilang pumunta ng sila lang. Naalala ni Ot ang sinabi ng kanyang ama na sekretong daanan patungo sa sentro ng lungsod, at ang daang iyon ay sa Iron Gong Village kung saan ipinanganak si Ot. Dito nga ay naghanda at nagpaalam na sila sa mga kasama nila patungo sa Ramthep na Korn. Sa kabilang banda, inihanda na nila ang pagsasakripisyo ng buhay ng anak ng Maharlika. Tatlong halimaw na bantay ang mabilis nilang pinabagsak sa isang pag-atake. Agad silang nagtago at nag-isip sila kung papaano makakapasok sa palasyo. Nang makita nila ang inaliping dalawang tao na nakasakay ang isang matabang halimaw, ay agad sila nakaisip ng plano. Habang papasok sa loob ng palasyo, nakita niya ang tito niya at gigil siyang sapakin ito sa mukha. Sa sumunod na eksena, nakapunta na sila sa loob na kung saan nanakita nila ang isang lalaking anak ng Maharlika na inaalay. Maya-maya ay lumapit ang tito ni Ot at sinabi nito na pamilyar ang mukha ni Ot sa kanya, at dito na niya nakilala si Ot na agad naman siyang sinapak nito sa mukha at tinuhod dahil sa gigil. Pagkatapos ay nakipaglaban na sila sa mga halimaw doon, patuloy ang labanan na nangyayari. Pinabagsak naman ni Ot ang isang giganteng halimaw gamit ang isang atake. Iniligtas naman agad ni Ot ang lalaking Maharlika sa pagkakahulog nito sa apoy. Sa sumunod na eksena, ibinigay ni Ot ang sandata sa lalaking Maharlika, ngunit nagbago ito ng anyo at ito pala si Dehei Aksa ang pinuno ng Yaksa Clan.
Inatake naman ni Vata ito, subalit madaling sinira ni Dehaeaxa ang malakas na sandata nito. Habang hawak niya si Vata ay inamin na ni Mar-Ate na siya ay kapatid ni Dehaeaxa, nang marinig nila ang sinabi niya ay nagulat sila. Dito nga ay nakagapos sila sa kadena habang sinunog ni Dehaeaxa ang sandata sa asul na apoy. Dumating si Mar-Ate, pinapili siya ng kapatid niya kung sino sa kaibigan niya at sa babaeng mahal niya ang papatayin niya. Kinuha niya ang malaking espada na inihagis ng kanyang kapatid, ngunit hindi niya kayang gawin ang inuutos nitong pumatay. Hinagis niya ang babae at binato niya ng apoy na asul sa katawan nito, dahil sa natamo nito hindi nagtagal ang buhay niya, at namatay ang babaeng pinakamamahal niya sa kanyang bisig. Pagkatapos ay pinutol na ni Mar-Ate ang pagiging magkapatid nila ni Dehaeaxa, hinamon niya ito ng laban na hindi naman inatrasan ni Dehaeaxa. Sa paglalaban nila, sa lakas ni Dehaeaxa ay walang maisagot na ganti si Mar-Ate sa kapatid niya at madali lang niya ito natalo. Dito nga ay naisip ni At na kunin ang sandata sa asul na apoy habang nakakadena ang kanyang kamay. Bigla namang dumating si Black Jaeger upang tulungan si At, sinira nito ang pusos na nakakabit sa kamay ni At. Sinugod ni Black Jaeger si Dehaeaxa subalit madali lang siyang nahuli nito, sinabi ni Dehaeaxa na nagtraidor siya dahil lang kay At, kumuha ng isang buhay para mailigtas ang isang buhay, sagot ni Black Jaeger. Nakuha na ni At ang sandata pagkatapos ay nakipagsabayan siya ng kamao kay Dehaeaxa, subalit winanhit lang siya ni Dehaeaxa, sinabi pa nito na walang makakatalo sa kanyang kapangyarihan. Maya-maya nilapitan ng bruha si At, naalala niya ang sinabi ng propeta sa kanila, na isang lalaki na may kabutihan na gagamitin ng sining ng Muay Thai kasama ang sandatang Nine Sutra ang wawasak sa Yaksa Clan. Nagliwanag ang mga bahagi ng sandata at kasabay nito ang paglutang ng katawan ni At, at siya ang sinasabi sa hula ng propeta. Sa oras na ito, nasa katawan na ni At ang malakas na kapangyarihan ng dalisay na sandata. Sa paglalaban nila nakakasabay na si At sa lakas ni Dehaeaxa, nasasaktan na niya ito sa iba't ibang parte ng katawan nito. Dahil napapansin na ni Dehaeaxa na kaya na siyang labanan ay inilabas niya ang nagaapoy niyang sandata. Naiiwasan naman ni At ang bawat pag-atake nito. Hanggang sa inilabas na din ni At ang sandata. Winasak nito ang malakas na sandata ni Dehaeaxa, at sunod-sunod niya itong inatake gamit ang Nine Sutra na lumabas sa parte ng katawan niya kasama ang Muay Thai na natutunan niya, tumalsik si Dehaeaxa sa isang malakas na pag-atake. Kasunod pa nito ang isang malakas na sipa na nagpalabas sa kanya sa palasyo niya. Ginamit na niya ang huling alas niya, nagpalitan niyo siya bilang isang higanti na may anim na kamay, hindi naman nagpasindok si At. Ginamit ni At ang bilis niya upang iwasan at atakihin ito, naalala muli ni At ang mga itinuro sa kanya ng kanyang guru at mga alaala ng kanyang ama, sa huling pag-atake niya kay Dehaeaxa na humantong sa malakas na pagliwanag na nakita ng lahat, ay natalo niya ito. Nagliwanag muli sa lungsod ng Ramthep na Korn, kasabay ng paglaya muli ng mga tao doon sa pang-aalipin at pagkunong ng Yaksa Clan ay natapos na rin. Naging masaya ang mga kaibigan ni At dahil sa tagumpay na nagawa nito. Makalipas ang panahon, si At ay nagbalik sa isla kung saan siya lumaki at dito siya naging masaya. Dito na nagtatapos ang paglalakbay at pakikipaglaban ni At sa mga mas-asama at naibalik niya muli ang kapayapaan sa mga tao. Kung nagustuhan ninyo ay maaari mag-iwan na lamang ng subscribe, like and share. Maraming salamat sa panunood hanggang sa susunod na video.